Hello po. Magluluto po ako ng pansit canton. Ayan po, inaayos ko na. Konti lang po. Ayan po. Tapos po. Ayan, naghiwala po ako. Tapos, wala po akong masyadong gulay. Konti lang yung mitsuelas. Tapos po, pinakulo ang meron po akong baboy dito. Pinakulo ako ng lahat. Pressure po. Tapos ito lang po ang ilalagay ko. Kasi konti lang po ang luluto. Tapos bumili po ako ng kamote. Nilaga ko. Ayan. Ang araw po ngayon, Tuesday. Kasi kahapon po Monday, nag-grocery ako. Tapos po, nagbayad nga ng credit card. Martes po ngayon kasi umuwi po ako dito sa Bulacan. Tapos nakabili rin po ako ng, ayaw po kong salita, sandali lang po. Nakabili rin po ako ng ang tawag dito. Yung saging na saba po, ito. Saging na saba. Hindi, dapat po magiginatan ako, sabi ko wag na. Kinakain ko na lang po ng ganyan, saging. Ayan po. Kaya po, mag-umpisa na po ako. Kunin ko lang po yung bubay ng oil. Ito po. Bubuksan ko kasi sarado pa po. Ito po ang masarap na pansit canton. Yan tatakma. Excellent. Ayan po. Bumili po kayo yan. Meron siya dito, recipe. Ito po ang binibili kong pansit canton. Kasi isa lang naman po ako. Kaya konti lang yun. Ano lang po ito eh. 240 Sige po, magpiprepara na po ako para magluto. Ayan po siya. Ito pa, iihaw ko sa oven. Yung oven ko malambot na po siya. Ayan po. Friday po, babalik ulit ako sa Bulacan. Mamaya po, lulutuin ko. Ayan na po, nilagyan ko na po ng oil. Konti lang po. Initin ko na po yung oil. Ayan na po. Lagay ko na po yung... Ako po, inumuna ko bawang kasi yung iba, sibuyas. Ako bawang pa rin. Alam niyo po ba, habang nagluluto ako, naglalaba ako, pang-apat na salang ko na po. Dahil kasi nga, yung mga damit ng anak ko, nilaban ko. 2 years na po silang hindi nakakabalik. Kasi dahil po dyan sa COVID, dapat po uuwi sila noong February. Ay, tapos po ngayon po December, sabi ko wag na rin, next year na sila umuwi. Lagay ko na po yung sibuyas. Konti lang po to kasi isa lang naman po ako. Nakakain. Lagyan ko lang po yung karot. Hindi ko na po ipiprito yung baboy kasi iahalo ko na lang sa pagigisa. Halo ko na lang po sa pagigisa. Dati po piniprito ko pa yun. Ngayon hindi na. Halo ko na lang po. Halo ko na lang po yung baboy sa pagigisa. Hindi ko nahiwai isang baboy ang kapal. Ayan po. Ayan na po.
makikita natin. And usual. Yung sasabaw ko po dito, yung pinagpakuloan, pinagpalambuasan ko. Pinalambot ko po siya sa pressure cooker. Putok-putok yung baboy. Kasi may ano, kasi ano po ito yung lempo. Ayan po yung natira ako. Ano ko na lang po yung oven. Lagay ko na yung konting bichuelas. Sira lang po yung natira lang po yung bichuelas na yan. Takpan ko muna po sandali. Lagay ko na po yung cabbage. Lagyan ko lang po ng pink oyster sauce. Siya. Nagisa ko na. Pag nagisa na po yan, lalagay ko sa isang lalagyan. Pagkatapos, lalagay ko yung noodles dyan. Bihon. Okay na po yan. Aalisin ko na po dyan. Papakuluan ko naman po sa sabaw yung ano po, noodles. Alin ko na. Tapos lalagay ko po yung sabaw dito. Hindi ko na po yan hugasan. Ganyan na lang. Lagay ko na po yung broth. Yung broth ng baboy. Ayan po. Ayan po, papakuluin ko lang po yan. Boboil ko lang. Meron pa pong konti dito sa pressure cooker. Sasama ko. Sayang.
niyo po. Antayin ko lang pong kumulo. Malapit na pong mag-boil. Lalagay ko na po ito. Itong noodles ko. Palambutin lang po yan. Pag malambot na, lalagay ko na po ito. Pipitas na lang ako ng kalamansi kasi may puno po kami ng kalamansi. Dalawa, di po ba? Na-i-vlog ko na po yung. Pipitas na lang po ako ng kalamansi. Bali, ang time po ay mag 3 o'clock. Pagkatapos mo nito, kakain ako. Pwede ko na po ilagay ito. Ito, itong sahog niya, lalagay ko na po. Marami yung... po itsura niya. Yan po ang kinalabasan niya. Yan po na natira. Lalagay ko sa freezer para pagka nilagay po sa oven ay crispy. Ito po yung aking lagang kamote. Masarap. Ulo na po siya. Masarap po ito yung hindi masyadong tuyot. Medyo parang may sabaw-sabaw ng konti. Hindi po masarap yung matigas. Titikman po lamang ito kung ayos na ialam. Ayos lang po ang alat niya. Okay na po. Antayin ko na lang po medyo matuyo. Nakita nyo po may konti-konti siyang sabaw. Patutuyuin ko lang po ng konti. Tapos po, hindi ko siya talagang tutuyuin kasi po hindi masarap yung masyadong tuyo-tuyo. Parang kumbaga sa ano yun, tuyot po siya. Kailangan po pag pinatay nyo yung, pag inop nyo yung kalan, medyo may sabaw-sabaw pa. Ayan po siya. Ayan po, okay na. Nakita nyo po may konti-konting sabaw siya. Maya-maya po yan, wala na yung sabaw na yan. Iaano na po niya, a-absorb na po niya itong Mickey. Kaya hindi po tuyot yung magiging pansit kanto nyo. Ganun po ako magluto niya. Sige po, kakain na po ako, snack po. Bali, 3 o'clock na po niya in the afternoon ng Tuesday. Na po, kakain na po ako. Kamote, nilaga. Tapos nagtimpla po ako ng juice at saka po itong pansit. Ano na po ngayon? 3:20 na. Ayun, pang snack. Ayun na po. Kain po tayo. Ayun na po. Kakain na po. Di pa ako nagpapakita sa inyo ng kumakain na po. Isang subo lang. Nilagyan ko ng dalawang kalamansi. Kain ko tayo. A few moments later.
Habang nagluluto po ako, ay naglalaba ako. Bali, nakakatatlong salang na po ako. Yun nga pong damit ng anak ko na inuwanan pag nagbabakasyon sila para wag po manilaw nilhaban ko. Yan po. Ang kanyang damit na iniwanan nung siya po ay umalis. Nag-iiwan na po siya ng damit para pagbalik niya ay hindi na po siya magdadala ng pambahay. Ang ginagawa ko po, nilalagyan ko siya ng sabon. Ito po may safeguard. At saka ito po, ano to eh. Ito po made in Paris na sabon. Dalawa, binuksan ko. Tapos nilalagay ko po dyan sa loob. Para hindi siya magbaho, bumaho. Ayan po. Yan ang kanya po iniwanan. Ito po, damit ko yan eh. Yan po mga nakatiklop sa kanya. Tapos po, papakita ko po sa inyo yung mga nila. Ayan po, pati mga underwear niya, nilaban ko. Shorts. Tapos po, ayan. Ang damit. Ito po pang alis niya. Ayan ko pang alis po niya. Ayan. Ito pantulog niya. Ito sa asawa niya. Ayan po mga sandal na pantulog. Ayan po mga pantulog niya. Lahat po yan, hilabhan ko. Meanwhile,